Hello mga kaibigan, ako nga pala si King MCAJ11 at welcome back sa ating panibagong episode ng Last Day on Earth Survival. At ngayon guys, nandito na naman tayo ngayon at ngayon guys, yung ipapaliwanag ko sa inyo kung meron na nga bang clan sa Last Day on Earth. Guys, wala pa po ang clan sa Last Day on Earth. Matagal na yung game yun na yun yung pinakahihintay ko na magkaroon ng clan update. Pero guys, mukhang matagal pa kasi nga nandito yung bagong pinost ng Last Day on Earth. Matagal-tagal na tong post pero ipapakita ko sa inyo guys. And yan po guys yung plano nila sa update. Yung mga plano. Ayan guys, yung una yung recycler update. At syempre, ayan guys, apat na yung natapos nilang update na sa plano nila. So yung panglima guys ay ang weapon modification update. At syempre, yung bunker new location update din guys. So ayan, yan yung susunod na update ngayon. At syempre guys, yung pang-sampu, napakalayo pa nun. Ang pang-sampung update ay ang clan update. Yan po yung clan update na pinakahihintay ko. Yung sasali ka sa clan, radio tower. Ayan guys, so magkakaroon na ng chat. Ito yung chat eh. Kailangan yung i-build yung radio tower. Kasi yung radio tower hanggang ngayon, eh hindi pa siya nasa game. Kasi nga guys, ito. Wala pa yung titanium bar. Wala pa yan sa game. Ayan guys, yan po yung wala pa sa game. So ipapakita ko sa inyo yung wala pa sa game guys. So yung mga wala, ito yung banner guys, wala pa yan sa game. Hindi mo pa yan ma-craft kasi wala pang ash plank. Wala pa hanggang ngayon ash plank. At syempre itong ATV ay makakraft mo na. Pero ito guys, hindi mo pa siya magagamit kasi wala pa yung ATV transmission. Wala pa to sa game. Hindi ko pa nakukuha yan. Ewan ko sa susunod na update ata kasi nandun naman yun eh. ATV. New location ng ATV at swamp location. Guys, baka yun na yung ash plank sa swamp location. Yun yung pinakahihintay ko na magkaroon na ng clan update. At dito rin guys, marami pa yung wala sa game na to. Pero nandito na siya sa blueprint. Katulad ng Gun guys, eh nandito na siya sa game. Pero hindi mo pa siya makakraft dito sa blueprints. Kasi wala pa yung gunpowder sa game na to hanggang ngayon. At syempre, ang bear traps. Eh wala pa itong titanium bar. At syempre, ang torture device. Wala pa rin ang torture device sa game kasi wala pa rin ang titanium bar. Ito namang fishing rod, eh nandito na to sa game pero hindi mo yan magagamit. Sayang lang yung steel bar mo. Hindi mo, kasi mahirap to mahanap eh at mahirap to matagpuan. Kasi nga kailangan mong pumunta sa snow biome. At kung nasa yellow zone at red zone, snow biome dun sa north ng map natin. Maswerte ka kung makaapat or lima ka doon na copper ore at i-ano mo to gamit ang iron hatchet. I mean, iron pickaxe ang gagamitin mo sa pagwasak sa ng copper ore. Isa lang yung makukuha mo sa 10 chop mo ng copper ore. Isa lang yung ore tapos kailangan mo ng 5 para magkaroon ka ng copper bar. Isang copper bar lang yun. Nandito yun guys, oh. Ipapakita ko sa inyo. Isang copper bar lang sa 5 copper ore. At syempre guys, bago kayo magkaroon ng copper ore, I mean steel bar, kailangan nyo ipaghalo ng isang iron, isang aluminum bar, isang copper bar, and 2 coal, charcoal. Ayan guys. At syempre ang equals nun ay steel bar. Baka isang oras yun. Isang oras mahigit ata bago mabuo yun. At syempre para magkaroon ka ng steel plate, ilalagay mo rin siya dito sa workbench. Nandito itong workbench na to. Nandito sa akin yung workbench niyan eh. Ayan guys.
So isang oras mo rin yan hihintayin bago ka magkaroon ng steel plate. Yun guys, so kaya hindi ko nalang i-craft yung fishing rod kasi wala pa naman yung sabihin sa game hanggang ngayon. Yung metal pipe, wala pa rin yun. Yung hand pump, wala pa rin yun. Kaya huwag kanya kayong mag-aksaya kasi wala pa nga titan yung bar at ash plant. At syempre guys, wala pa rin sa game ang VSS kasi wala pa tong titanium bar at ash plank. At syempre ang horse saddle, wala pa rin yan. Ang repair station, wala pa rin yan. Ang zombie truck, wala pa rin yan. Ang chemistry station, wala pa rin yan. Ang Kevlar armor, yung apat na yan, iwala pa rin sa game na yan. At syempre itong magnum, hindi ko pa to nakikita guys. Kahit sa game, wala pa ako nakahanapan dyan. At wala pa rin tong explosive material. At syempre yung shotgun naman ay hindi pa nakakraft pero makukuha mo na siya sa game. Sa bunker, sa pagre-raid ng base, sa kung swertehin ka makakahanap pa sa chopper event, meron kang makakalaban na may shotgun dun minsan. Tapos makakakuha ka dun. Tapos syempre sa ano, sa ibang location pa, sa raid zone location ng mga bayong katulad ng pine tree raid location, I mean raid zone location. Tapos yung mountain location naman dun sa limestone raid zone. Tapos dun naman sa north yon, wala, hindi pa pa siya si makakraft. Pati ito yung tactical backpack, hindi mo pa rin makakraft. Tapos yung helicopter, hindi mo pa rin yan makakraft. At saka wala pa rin to sa game. Maliban sa pagcraft, wala pa rin siya sa game. Tapos M16 ay hindi mo pa makakraft. Fear, mahahanap mo na siya sa bunker. At ganun, katulad din ng shotgun. Kasi minsan nakakalaban mo dun. Wala pa rin yung landmine. Wala pa rin yan. Tapos itong assault armor, wala pa rin yan sa game. Tapos yung AK-47, hindi mo pa makakraft. Fear, makukuha mo na siya sa bunker. Ayan, pwede mo siyang i-modify. Tapos yung electronic gloves ay wala pa sa game. Yung safe, mabibili mo siya dito sa, ano ba tawag dito? Dito sa store. Ayan, 56 pesos. Pero guys, hindi mo siya makuha. Napaka-rare niya. Extremely rare. Ayan, 5% chance na makuha mo siya dito. Kasi random yan eh guys. 56 pesos bawat isang open yan. Mag-open ka niyan. Isang bisis lang. 55 pesos yan. Ayan guys. Tapos random lang yan kukuha siya. So, maswerte ka kung makakakuha ka nito. So, hindi na lang ako kukuha niyan kasi ganun din naman. Magtitiis na lang ako sa pagre-raid. At syempre, yung electronic circuit. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganito ka-importante yung cellphone, relo, kasi dito mo siya makukuha sa recycler. Guys, ilalagay mo siya dyan kasi hindi mo pa siya makakraft ang electronic circuit kasi wala pa yung tungsten bar. Wala pa siya sa game na to. Ito yung pinaka-importante sa akin para ma-open ko yung gate, yung sector 7 gate. Ayan guys, gusto ko makuha to ng tatlong, makatatlo ako nito at makakakuha na rin ako ng electronic circuit. So ganito yan guys. Unang ano mo palang yan ito example ng cellphone. Guys, i-mean USB muna. Ito yung USB guys. Example ng USB. Kapag ilagay mo siya dito, ayan, may 3% ako para makakuha ng electronic circuit. Pero guys, bawat 10 levels, ayan, kasi 36% na ako. Kapag maka 40 level na ako ng electronic dito sa recycler, pagiging 4% na ang chance na makakakuha ako ng electronic circuit. So kaya ang inilalagay ko lang muna yung hindi yung ano, pampalabel ng electronic sa recycler. Ayan guys, halimbawa ito yung flashlight kasi mahina naman yung nakukuha niya, pero pampalabel na rin yan, pagpadagdag ng label kasi bawat nare-recycle niya, ayan, nagdadagdagan ng label siya. Yan lang muna yung aking ginagawa hanggang sa ma-fall ko, ma-max ko 100% 100 level ata, tapos magiging 10% chance na ng update nito. Okay? At yan po guys yung gamit ng recycler. Yan po ang ginagamit sa electronic circuit. So dito sa acid bath, magagamit mo yung electronic circuit sa acid bath sa pagbuo nito. Kailangan mo ng
limang electronic circuit. Doon din sa 6-7 guys, so hindi ko pa yun nabubuo. Kailangan ko pa ng tatlong electronic circuit para makapasok na ako sa multiplayer zone. At dito rin guys sa pag-upgrade ng turret sa level 2, kailangan ninyo ng electronic circuit. Ayan. So, napakahirap. Naghirap talaga ako sa game na to guys. Ilang taon ako, halos, hindi ko pa rin na-open yung hindi pa rin ako makahanap-hanap ng electronic circuit na marami. Kasi doon siya nakukuha sa recycler nga. Una, nakukuha siya sa, ano ba tawag dito? Makukuha mo siya sa bunker, yung ano ba to? Tawag, floppy disk. Yung floppy disk guys, so i-hard mode mo yung bunker tapos meron kang makukuha sa zombies tulad ng basta marami kang makukuha tapos ipapa-level mo dun sa bunker. So i-explain ko na lang sa inyo sa susunod na pag-raid ko sa bunker or pag-attack o mag-bunker run ako doon. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yun makakukuha ng floppy disk. Ayan, kain muna tayo kasi ginugutom na yung character ko. So, guys, sana makatulong yung pagpapaliwanag ko sa tungkol sa game na to. Kasi nga, gusto ko lang makatulong, lalo na kina Zen at Studio na naglalaro nito. Subscribe nyo siya mga kaibigan, XenTudio. Ayan, isubscribe nyo ang channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, guys, salamat sa panonood. And see you sa aking next episode and goodbye!